Good day sa inyong lahat, mga ka-Alpha Adventure Farms. So, isa na namang katanungan ang aking sasagutin sa episode natin ito. So, eto, mag-filter ako ulit ng mga bagong comments or mga comment na hindi ko pa nasagutan dito sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. So, in random selection lang ha. In random. So, eto. Galing ito kay Leonard Atienza 6106. Yun ang YouTube handle niya. At ito ang kanyang iniwang comment. Sir, yung kambing ay pinasampahan ko sa back. Pagkatapos, ilang buwan lang nakagat ng aso. Naku po. Pagkatapos, di ko pa namalayan na nagkaroon na ng uod yung sugat ng kambing. Ngayon po ay nilagyan ko ng gasolina. Seryoso ba to? Nilagyan ko ng gasolina yung sugat hanggang sa namatay yung ibang uod. At nakuha ko po or nakuha ko yung iba, pero yung iba po ay mahirap kunin. Baka kunin, kaya ang ginawa ko ay nagturok na lang po ako ng ivermectin. 0.5 ml lang po. Itinurok ko. Ano po may papayo ninyo? Ang dami kong pwedeng i-comment no, doon sa isang paragraph na to, Leonard. No? Una sa lahat, anong nadiskubre nyo ba? Anong nadiskubre mo ba na nakagat yung aso mo? Eh, doon sa mismong araw ng nakagat siya? That seems like a dumb question. Kasi base dito sa comment mo, nung nakita nyo ay may ano na, may mga uod na yung sugat niya. So I think that means hindi nyo na kita kaagad na nakagat ito ng aso. Ano? So una sa lahat, nasampahan siya, tapos after ilang buwan, so buntis na nung makagat siya. No? More likely buntis na nga ito. Although hindi ko ma-confirm kasi maaaring hindi successful yung mounting or yung breeding nung pinasampahan ninyo, but let me make an assumption na buntis ito para makapagbigay ako ng recommendation according to that assumption, no? So buntis siya, late niyang na-discover na nakagat ito ng aso, no? At inuuod na yung parting nakagat ng aso. Hindi mo lang nabanggit dito kung saan parte ng katawan ng kambing siya nakagat. So kung bandang nasa mga paa niya, iika-ika ba yung kambing? Okay, ngayon, since sinubukan mong tanggalin yung ibang uod dun sa kagat ng aso at yung iba eh, hindi mo makuha siguro sa tweezer, ano? Ang magandang gawin mo nito ay dalhin mo sa vet kung ito ay isang mamahaling kambing or kung para sa iyo ay very very special ang kambing na to para sa iyo, no? Pero kung ito ay sabi natin native or upgraded lang yung kambing, hindi siya purebred Anglo Nubian, hindi siya full blood boer, no? At marami ka namang mga native or upgraded na kambing, no? You have the option na wag na siyang dalhin sa veterinarian, no? Kasi hindi na bababa siya 3,000 siguro magagastos mo dito kung ipapa-check mo siya, papatanggal mo yung mga naiwang uod, kung may kailangang tahiin dyan, no? Baka 3,000 ka or even more or less 3,000, no? Pero kung native lang ito at, or upgraded siya at marami ka namang mga native or upgraded dyan, hindi ka aaray kung ibebenta mo na lang yan or kung kakatayin mo na lang, might as well huwag mong nandalin sa vet para hindi ka na lang mapagastos. Pero again, kung kahit native yan or upgraded siya pero very special para sa iyo ang kambing na to, no? Or kung mamahaling breed ng kambing yan, I think it's worth it na gastusan mo siya in that particular case, no? Now, doon sa binanggit mo dito na binigyan mo siya ng ivermectin, medyo delikado to. Bakit? Kasi kung buntis na yung kambing mo, there's a chance of abortion dun sa pagbibigay mo ng ivermectin sa kambing na nakagat ng aso. Besides, hindi naman mamamatay yung uod eh dun sa ivermectin. Ginagamit natin yung ivermectin para patayin yung mga uod dun sa rumen, sa tiyan niya, no? At saka yung mga external parasite like kuto, no?
Although yung uod eh external, nasa labas ng kanyang rumen, hindi made specifically yung ivermectin sa mga maggots, hindi niya mapapatay ang maggot. So, medyo napasama pa yung pagbigay mo ng ivermectin dito. Kasi for sure, ang purpose mo ng pagbibigay ng ivermectin ay sana mapatay yung mga uod na hindi mo nakuha. No? Pero hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya kayang gawin yun, and at the same time, baka magkaroon pa ng abortion. So, tandaan nyo yun ha, sa mga nakikinig dito sa video na to, kung mangyari sa inyong ganitong incident, huwag nyo nang bibigyan ng ivermectin yung buntis na kambing na nakagat ng aso na inuuod na yung nakagat. Mas maganda pa sana, Leonard, kung instead na ivermectin, inisprayan mo na lang sana ng ano, ng Combinex para hindi na siya dapuan ng mga langaw. Kasi yung langaw kasi ang nag-lay ng mga itlog ng maggots doon eh. Yung mga itlog niya, pag napisa, magiging maggots. Yung mga langaw ang naging cause noon. No? So, sprayin mo ng Combinex kaagad, mamamatay yung mga maggots na yan at hindi na siya dadapuan ng langaw. Now, depende sa kaso, sa kung gaano kagrabe kasi yung sugat na may mga maggots na yan. No? Wala akong nakikitang picture dito, so mahirap gumawa ng assumption tungkol doon sa kung kaano kagrabe ang sugat. Kaya hirap din ako magbigay ng rectang recommendation na bukas, dali mo na kaagad sa vet, delikado na yung lagay niyan. Hindi ako makapagbitaw ng ganong ka sure ball or kasigurado na advice kasi wala akong visibility kung gaano kalala yung sugat ng kambing mo. So I'm just making assumptions dito, no? Samutsaring assumptions. After mo siyang isprayan ng Combinex, no? Kung hindi siya buntis, pwede mo siyang injectan ng pen strap para mapabilis yung paggaling ng kanyang sugat. No? Yung pen strap kasi may penicillin yan. So lahat ng mga bacteria na sensitive sa penicillin, maaaring mamatay sila kaagad at mapabilis ang healing procedure or healing process ng sugat niya. No? Matatantya mo naman siguro, no, kung sobrang grabe yung sugat ng kambing mo, kung yung gaano ba kagrabe ang grabe. Halimbawa, naging lethargic na. Ibig sabihin ng lethargic, hindi na kumakain or hindi na sumasabay sa pagkain yung kambing mo sa mga kapwa niya kambing. Pahiga-higa na lang siya, pahila-hilata, hindi na nakakain, hindi na nakakainom. Nangayayat na siya, obvious na yung pagpayat niya, pagbagsak ng katawan niya. Masasabi natin grabe yung sitwasyon. No? Kaya iika-ika siya, ano, kung sa bandang paa siya na nakagat niyan, iika-ika siya o gumagawa siya ng ibang body movements na hindi normal. No? Kung sa bandang leeg siya nakagat, kung winawas-iwas niya yung leeg niya, yung ulo niya dahil dun sa sugat niya, that's not normal. So kailangan mong mag-decide kung worth it ba yung gastos para sa bayad sa vet, or might as well, ibenta ko na lang puwar karne or as katayin ko na lang ito. Now, series ang pinag-uusapan natin ay kagat ng aso. Kung sa akin nangyari ito, baka i-disregard ko na lang yung option na katayin siya or ibenta siya. Kasi baka mayroong rabies. No? Although binanggit mo dito, ilang buwan lang nakagat ng aso, ibig sabihin, hindi ko alam kung... okay. I think yung pinapatungkulan mo dun sa ilang buwan ay yung months after siyang masampahan dun sa nakagat, no? Hindi months na ang lumipas magmula nung siya ay makagat. I think yun ang ibig mong sabihin dito. So may case ng rabies kasi dito. So delikado pa kung kakatayin mo yan at kayo ang kakain or ibebenta mo yung karne at yung ibang tao ang kakain. So might as well ikal na lang siya. Kung yun yung direction na pupuntahan mo, no? Yung pagkakal dito sa kambing. But again, hindi ko naman sinasabing ikal na talaga yan, tuluyan mo lang ikal yan kasi hindi ko nga nakikita yung kung gaano kagrabe yung sugat niya at ano ang epekto nito sa movement ng concern na kambing na pinag-uusapan natin. No? So ang advice ko, Combinex,
Reminder lang, kung bibigyan mo siya ng pen strep or any antibiotics, pwedeng makasama yan doon sa kanyang pinagbubuntis kung kumpirmadong buntis nga. Kung kailangan mong mamili, if you're going to ask me, sinong pipiliin mo? Yung inahin o yung buhay ng inahin o yung chance na malaglag yung magkaroon ng abortion? Kung mamahalin yung kambing mo or kung very very special siya para sa iyo, ano? Kaibigan na, turing mo dun sa kambing or kapatid na, halimbawa, ganyan. Might as well, save mo yung buhay ng kambing at i-forgo mo na lang yung mga pinagbubuntis niya. Yun kasi ang possible side effect ng injectan mo ng pen strep or any antibiotic, yung buntis na kambing. No? May chance din na hindi man siya magkaroon ng abortion, baka magkaroon ng congenital defects bilang side effect ng antibiotics dun sa gestating na ruminant. So consider mo ang mga yan, ano? Pagbalansehin mo kung gagawin ko, pag ginawa ko ito, nag-antibiotics ako, maaaring ma-increasean ang chance na gumaling ito, mapabilis ang paghilom ng sugat, pero may nakaabang naman na disadvantage, pwedeng magkaroon ng abortion or congenital defects. So consider mo ang mga yan, no? Kung hirap kang mag-decide kung sino ang isa-sacrifice mo, yung buhay pa ng inahin o yung mga anak niya, kumonsulta ka na lang in person, magparating ka ng vet dyan para ma-estima niya yung kalagayan ng kambing mo. Okay? Mas mabilis, mas magaan, mas madaling magbigay ng firming advice kasi kapag nakikita nung vet o nung nag-a-advise yung pinag-uusapang hayop. No? Again, in my case, side A and side B, yung mga assumptions ko. Kasi hindi ko alam, yung hindi ko nakikita nga yung kambing. Okay? So mag-stack kayo, mag-stack tayo ng Combinex, no? Kasi ginagamit ang Combinex hindi lang naman sa mga sitwasyong nakagat ang ng aso ang ating mga alaga, kundi kapag may mga bagong panganak, no? Ano pa, yung mga may sugat halimbawa sa tenga, pag sumabit yung ear tag sa bakod or kahit saan, nagkasugat, no? Bagong panganak, yung puso, di-spray yan para hindi dapuan ng langaw at mamuo yung mga maggots na naman. O kaya kapag, yan, mga ganyang cases, ano? Basta sugat. Yan, o kaya kapag may tumubong, ang tawag dito, yung abscess dun sa bandang leeg niya, no? Yung casus lymphadenitis na tinatawag or yung CL, usually nasa likod ng tenga, sa leeg, sa dito sa dugtungan ng kanyang paa at saka sa kanyang hip bone, minsan tumutubo dyan ang casus lymphadenitis. Kapag napisa na yung abscess na yan, lumabas na yung nana, pwede nating spray ng Combinex. Now, dito sa nakagat ng aso, kapag naaktuhan ninyong nakagat ng aso, mas magandang gawin is ang tawag dito, linisan ka agad either ng purong tubig lang or tubig na may asin, maligamgam halimbawa, ano. So banlawan siya, huwag gagamit. Ang recommendation ng mga vet ay yung ibang mga vet ay huwag siyang gamitan ng agwoksinada o kaya ng alcohol talaga, rubbing alcohol, dahil maaaring makapagpa-delay pa yun sa pag-heal ng sugat, no? So imbes na agwoksinada or rubbing alcohol, purong tubig na lang, banlawan ng sugat o kaya tubig na may asin, yun ang ipang banlaw, tapos spray ng Combinex, no? Tapos obserbahan yung kambing kasi baka mamaya yung rabies nga, kung may rabies yung aso o kung hindi tayo, kaya importante kapag nakagat ng asong ganyan, tanungin natin yung may-ari ng aso kung na-injectan ba ng anti-rabies yung aso. Kasi kung hindi sila sigurado o kaya naman ay alam nilang hindi talaga na-injectan ng anti-rabies yung aso nila, ay ikulong nyo muna yung, obserbahan yung aso at obserbahan din yung kambing. Ano? May sintomas ng tao dito, yung nababaliw na yung aso, no? Mamamatay din kasi yung kambing nyo nun. So, obserbahan ninyo. No? Mas maganda kapag ka hindi sigurado yung may-ari ng aso kung may anti-rabies ba, yung aso niya o wala, mas maganda kumonsulta na talaga kayo in person sa isang veterinarian para makapagbigay siya ng
agarang solusyon o recommendation. Okay? So, yun ang aking advice dito sa situation mo, Leonard. I hope may natutunan kayong bago dito sa episode natin. And kung gusto nyong malaman or matutunan yung aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, mag-register lang kayo dun sa online goat farming seminar ni Alpha Adventure Farms. Online ito, pre-recorded siya, hindi siya live, hindi siya in person. Pwede nyo siyang i-replay hanggat gusto nyo sa loob ng isang taon. At meron din kayong libreng technical consultation via email. Pwede nyo ipadala lahat ang mga katanungan ninyo within 30 days pagka-register ninyo para hindi man siya live, sasagutin ko naman yung mga follow-up questions ninyo. At meron kayong makukuhang e-certificate upon request via email. So, yun lang. Nasa description ng video yung link for the seminar. And you can also buy goats from Alpha Adventure Farms. May hybrid na goats, may Anglo Nubian, may Boer. Including corn silage or Napier cuttings or yung mga forages or legumes tulad ng Madre de Agua, Indigofera, and so on and so forth. Check nyo na lang yung mga links sa description ng video na to. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Salamat!